Magandang umaga, mga bata! Magandang umaga sa inyo, mga bata! Ako si Tutor Wen. At ako naman po si Tutor Cheryl. Kami ang gagabay sa inyo. At maghahatid ng bagong kaalaman dito sa DepEd Itulay TV. Para sa asignaturang Filipino. Handang-handa na ba, mga bata? Kaya't huwag kalilimutan ang mga sumusunod. Ihanda na ang inyong lapis at sulating papel. At syempre, ang inyong self-learning module. At ihanda na rin ang inyong puso at isipan. Maraming salamat po sa mga bumubuo ng alternative delivery mode para sa aming mga self-learning modules. Ngayong umaga, ang aming tatalakayin ang wastong pagbigkas ng tunog ng patinig, katinig, diptongo, kambal katinig o cluster. Para sa layunin ng ating aralin, pagkatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahang nakabibigkas ng wastong tunog ng patinig, katinig, diptongo, tonggo at kambal katinig o cluster. Para simulan ng ating aralin, subukin nga natin basahin at unawain mabuti ang mga pangungusap. Piliin at isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Simulan na natin. Para sa unang bilang, alin sa mga pantig ng salita ang may uring katinig, patinig, katinig o KPK? Letrang A, ban. Letrang B, ga. Letrang C, kra. At letrang D, sa. Ang tamang sagot ay letrang A. Ikalawang bilang, mga bata. Alin sa mga pantig na salita ang may uring katinig, katinig, patinig at katinig o tinatawag nating KPK? Ito ba ay letrang A, gra? Letrang B, liw? Letrang C, ma? O letrang D, probe? Ano kaya ang sagot? Kung ang sagot mo ay letrang D, tama! Para sa ikatlong bilang naman, mga bata, alin sa mga pantig ng salita ang may uring patinig, katinig o PK? Sa letrang A, bow. Letrang B, dra. Letrang C, ga. At letrang D, on. Ano kaya ang sagot dito, mga bata? Kung ang sagot mo ay D, tama ang sagot mo. Ikaapat na bilang, alin sa mga pantig na salita ang hindi uring katinig, patinig? O K at P. Ito ba ay letrang A ba? Letrang B la? Letrang C le? O letrang D pri? Kung ang iyong sagot ay letrang D, tama! Para sa ikalimang bilang, alin sa mga pantig ng salita ang may uring patinig? Letrang A, bra. Letrang B, gro. Letrang C, e. At letrang D, oy. Ano kaya ang tamang sagot? Kung ang sagot mo ay letrang C, tama ang sagot mo. Ayan, mga bata! Magbalik-aral naman tayo. Panuto, basahin at unawain ang kasunod na sitwasyon. Hulaan ang susunod na maaaring mangyari gamit ang pahiwatig sa bawat bilang. Isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Pakinggan niyong mabuti, mga bata. Si Myla ay hindi mapakali sa kanyang tinatatayuan. May hinahanap siya sa loob ng kanyang bag. Siya na kasi ang susunod sa pila pagbili ng pagkain sa kantina. Ngayon naman, mga bata, sagutan natin ang mga sumusunod. Unang bilang,
tila. Tila ano kaya? Ikalawang bilang? Baka. Baka ano kaya? Ikatlo? Siguro. Siguro? Ano nga kaya? Ikaapat? Marahil. Marahil ano nga kaya ang nangyari? Ngayon naman mga bata, tingnan natin ang mga kasagutan. Tila ano kaya? Tila kukuha siya ng pambayad. Baka ano kaya mga bata? Baka tumutunog ang cellphone niya. Ikatlo? Siguro. Siguro? Ano kaya? Siguro? Kukunin niya ang susi sa bag. Ikaapat? Marahil. Marahil ay? Marahil kulang ang pambayad niya. Tuklasin natin mga bata. Ano to? Isulat ang P kung patinig, K kung katinig, D kung diptongo, at KK naman kung kambal, katinig o cluster ang mga sumusunod na salita na may salungguhit. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Unang bilang, kabanatuan. Ang may guhit na letra ay letrang C. Ano nga kaya ito? Ang sagot, letrang K. Ikalawang bilang, grado. Ang may salungguhit na letra ay G at R. Ano kaya ito mga bata? Ang sagot, KK. Ikatlong bilang mga bata, matibay. Ang may guhit na letra ay letrang A. Ano kaya ito mga bata? Ang sagot, letrang P. Ikaapat na bilang, problema. Ang may guhit na letra ay letrang P at R. Ano kaya ang sagot nito? Ang sagot, KK. Ikalimang bilang, unggoy. Ang may guhit na letra ay O at Y. Ano kaya ang sagot? Letrang D. Magaling! Suriin naman natin mga bata. Pakinggang mabuti ang mga susunod kong sasabihin. Ang makabagong alpabetong Filipino ay binubuo ng A, E, I, O at U. Ito ay ang limang patinig. Ngayon naman mga bata, sa makabagong alpabeto, binubuo din ito ng letrang B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, 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 G, P, Q, R, S, T, at mga letrang V, W, X, Y, at Z. Sila ang bumubuo ng 23 katinig. Sana ay naunawaan niyo mga bata. Ang diptongo ay sa pinagsamang tunog ng isang patinig, A, E, I, O, U, at malapatinig na wa at ya sa isang pantig. Katulad ng bahay, sungay, at bataw. Samantalang mga bata, ang kambal-katinig o cluster naman ay mga salitang mayroong magkadikit na dalawang magkaibang katinig na matatagpuan lamang sa isang pantig. Mga halimbawa nito, dragon, klase, biskuit, at record. Susunod naman mga bata, bigkasin ng wasto ang sumusunod na salita. Isulat ang pagpapantig at bilang ng pagkakabigkas sa inyong sagutang papel. Ayan mga bata, maaari kayong magpatulong sa inyong nanay at tatay o kaya naman ate at kuya ha. Panuto, isulat ang bilang ng pagpapantig at pagkakabigkas sa sagutang papel. Narito ang mga salita.
Baler, bughaw, gabay, prinsesa, umiiyak. Paano nga ba natin ito papantigin? Tingnan natin. Ba-ler. Ba-ler. Ang ibig sabihin, mayroon itong dalawang pantig. Ang bughaw naman kaya? Bug-haw. Ang ibig sabihin, meron din silang dalawang pantig. Ang gabay kaya? Gabay. Ibig sabihin, dalawa rin ang pantig nito, mga bata. Prinsesa. Prin-se-sa. Tatlo ang bilang ng mga pantig nito. Umiiyak. U-mi-i-yak. Mayroon itong apat na pantig. Puntahan naman natin ang susunod nating gawain. Panto. Basahin ang pangungusap at digkasin ng wasto ang salitang nasa loob ng kahon. Piliin at isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Ayan mga bata, umpisahan na natin. Unang bilang, malinis ang bayan ng Mariveles. Ang Mariveles ang salitang nasa loob ng kahon. Ito ba ay letrang A, Mariveles, o letrang B, Mariveles? Letrang C, Mariveles, o letrang D, Mariveles? Alin kaya sa mga salitang ito ang tama ang pagpapantig? Tingnan natin, Tutor Cheryl. Ang tamang sagot, letrang A. Puntahan naman natin ang ikalawang bilang. Maraming sumama sa prosesyon ng San Isidro Labrador. Ang salitang nasa loob ng kahon ay prosesyon. Ano kaya ang tamang sagot? Tingnan natin ang letrang A. Prus-is-yon. Letrang B. Prus-is-yon. Letrang C. Prus-is-yo-n. At letrang D. Prusis-yon. Alin kaya sa mga ito ang tamang sagot? Tama! Ang tamang sagot ay letrang D. Ikatlong bilang. Malalaking tilapia ang inihaw ng mangingisda. Ito ba ay letrang A, inihaw? O letrang B, inihaw? O letrang C, inihaw? O letrang D, inihaw? Kung ang inyong sagot ay letrang B, magaling! Nasa ika-apat na bilang na tayo, mga bata. Malaki ang naging problema ng bansa sa sakit na COVID-19. Tingnan ninyo na ang salitang nasa loob ng kahon ay problema. Alin kaya dito ang tama ang pagpapantig? Letrang A, pro-b-le-ma. Letrang B, pr-ob-le-ma. Letrang C, prob-le-ma. At letrang D, prob-le-ma. Tingnan ko nga kung ano ang sagot ninyo. Kung letrang C ang sagot, tama kayo. Ikalimang bilang, mga bata. Basahin mo ang talambuhay ng dating Pangulong Corazon si Aquino. Alin kaya sa mga salita ang tama ang pagpapantig? Ito ba ay letrang A, talambuhay? Letrang B, talambuhay? Letrang C, talambuhay? O letrang D, talambuhay? Kung ang iyong sagot ay letrang A, magaling!
Puntahan naman natin ang malayang pagsasanay. Basahin ang kasunod na teksto tungkol sa pantabangan dam. Sagutin ang sumusunod na gawain sa inyong sagutang papel. Ang pantabangan dam, ito siya. Kaya tignan nyo mga bata, ganyan ang itsura ng pantabangan dam. Ang pantabangan dam. Ang pantabangan dam ay matatagpuan sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ang layunin nito ay makapagbigay ng mga tubig para sa irigasyon. Nagbibigay rin ito ng kuryente. Ang ibang bahagi naman ito ay nakakokontrol ng pagbaha. Ang dam din na ito ay isa sa pinakamalinis sa buong Pilipinas. Ginawa ang dam na ito ng 7 taon mula 1971 hanggang 1977. Ito rin ay umaabot sa Pampanga River. Ito ang pinakamalaking dam, hindi lamang sa bansa, kung hindi pa rin na rin sa Timog Silangang Asya. Ang pantabangan dam ay sikat sa larangan ng sports fishing. At hanggang sa ngayon ay pinupuntahan ito ng mga turista dahil sa angking nitong kagandahan. Gawin natin ito mga bata. Isulat ang bilang ng pagpapantig at pagkakabigkas sa sagutang papel. Ang unang bilang, irigasyon. Sumunod, kagandahan. Ikatlo, makapagbigay. Ikaapat, nakakokontrol. At ikalima, pantabangan. Paano kaya natin papantigin ang mga salitang ito? Ang irigasyon, i-ri-gas-yon, ang tamang pagpapantig. At ilan kaya ang bilang ng pantig nito? Apat. Apat ang bilang ng pantig ng salitang irigasyon. Ang sumunod naman, kagandahan. Paano natin papantigin ang salitang ito? Ka-gan-da-han. Ilan kaya ang pantig nito? Apat din, mga bata. Ang susunod naman, makapagbigay. Pantigin nga natin. Ma-ka-pag-bi-gay. Ilang bilang ng pantig? 5. Tama kayo mga bata. Ang susunod naman ay nakakokontrol. Paano kaya natin papantigin ito? Nakakokontrol. Ilan ang bilang ng pantig? 5. At ang panghuli, pantabangan. Paano natin papantigin ang salitang ito? Pantabangan. Ilan ang bilang ng pantig? 4. Mahusay. Ngayon naman mga bata, dumako tayo sa ating malayong pagsasanay bilang 2. Basahin ang kasunod na teksto tungkol naman ito sa Gabaldon Falls. Sagutin ang sumusunod na gawain sa inyong sagutang papel. Ang Gabaldon Falls. Ang Gabaldon Falls ay matatagpuan sa munisipalidad ng Gabaldon, lalawigan ng Nueva Ecija. Ito ay pinalilibutan ng malalaking bato at perdeng dahon. Sobra ang lamig at linis ng tubig dito at umaabot sa 10 talampakan ang haba ng talon na ito. Sa itaas nito ay matatagpuan ang bulubundukin ng Sierra Madre. Masasabing mahirap makarating sa Gabaldon Falls, ngunit isang napakagandang eksperyensya. Bago ka makarating dito, ay tatawid ka muna ng tulay na kawayan. Lulusong sa malamig na batis. Subalit sa oras na marating mo ang talon, ay mawawala ang lahat ng hirap at pagod mo dahil sa makapigil hiningang senaryo na iyong mamamalas. Sobrang tahimik sa lugar na nagdudulot ng ibayong kapayapaan
at simpleng pamumuhay sa puso ng mga pumupunta dito. Ngayon naman mga bata, isulat natin muli ang bilang ng pagpapantig at pagkakabigkas ng mga salitang nasa ibaba. Isulat muli ito sa inyong sagutang papel. Ang mga salita, kapayapaan, gabaldon, pamumuhay, sobra, umaabot. Ayan, subukin nga nating pantigin ang mga salitang ito. Simulan natin. Kapayapaan. Ka, pa, ya, pa, an. Ilan nga ba ang bilang ng pantig? 5. 5 ang bilang ng pantig sa salitang kapayapaan. Gabaldon. Ga, bal, don. Meron itong 3. 3 bilang ng pantig. Pamumuhay. Pa, mu, mu, hay. Mga bata, 4 ang bilang ng pantig ng salitang pamumuhay. Sumunod naman, sobra. So, bra. Meron lamang itong 2 pantig. At ang huli, umaabot. U, ma, a, bot. Mga bata, 4 ang pantig ng salitang umaabot. Ang susunod natin gagawin mga bata, bigkasin ng wasto ang sumusunod na salita. Isulat sa sagutang papel kung ang may salungguhit ay patinig, katinig, diptongo o cluster. Unang bilang, eroplano. Ang letrang may salungguhit ay letrang E. Ano kaya ito? Ito ay patinig. Ikalawa, globo. Ang may salungguhit, G at L. Ito ay cluster. Ikatlong bilang, kamay. Ang may salungguhit, ang letrang A at Y. I. Ito ay diptongo. Ika-4 na bilang, blanco. Ang mga letrang may salungguhit, B at L. Bl. Ito ay cluster. At ang huling bilang, matalino. Ang letrang may guhit, M. Ito ay katinig. Isa-isip natin ito mga bata. Laging tandaan, ang makabagong alpabetong Filipino ay binubuo ng 5 patinig at 23 katinig. Ang diptongo ay pinagsamang tunog ng 1 patinig at malapatinig na W at Y sa 1 pantig. Ang kambal katinig o cluster naman ay mga salitang mayroong magkadikit na 2 magkaibang katinig na matatagpuan lamang sa 1 pantig. Tayahin natin mga bata. Bigkasin ng wasto ang sumusunod na salita. Isulat ng papantig ang mga ito sa inyong sagutang papel. Ang halimbawa, kapatid. Ka-pa-tid. Gawin natin ito. Unang bilang, aparador. At ang ikalawang bilang naman, salamin. Pag pinantig ang salitang aparador, ito ay a-pa-ra-dor. Ang salitang salamin naman, sa-la-min. Ito ay may 3 pantig. Ngayon naman, ikatlong bilang, prutas. Ika-4 na bilang, uhaw. Ika-5 bilang, itayo. Subukin nga nating pantigin. Prutas. Pru-tas. Uhaw. U-haw. Itayo. I
tayo. Nakuha niyo bang lahat ng tamang sagot, mga bata? Kung oo, binabati namin kayo. Dahil dyan, bibigyan namin kayo ng Batang Pinoy Henyo Badge! Para sa karagdagang gawain, mga bata, sumulat ng 5 salita. Bigkasin ng wasto ang sumusunod na salita. Isulat ang bilang ng pagpapantig at pagkakabigkas sa inyong sagutang papel. Sumulat kayo ng 5 salita, kung ano ang pagpapantig, at kung ilan ang bilang ng pagkakabigkas nito. Ayan, mga bata, oras na para kami ay magpaalam sa inyo. Pero huwag mag-alala, dahil magkikita-kita pa tayo sa susunod nating aralin. Kung hindi nyo man napanood ang episode na ito, huwag mag-alala dahil maaari nyong balikan ng episode na ito sa ating DepEd TV official channel. Kaya Tutor Cheryl, ano nga ang dapat nilang gawin? Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aming DepEd Itulay online tutorial channel sa YouTube. Ayan, mga bata, maaari rin kayo magpatulong sa mga nakatatanda upang lubos niyong maunawaan ang ating aralin. Muli, ako si Tutor Wen. At ako naman si Tutor Cheryl. Na nagsasabing ang wika ay mahalin. At iyong pagyamanin. Hanggang sa muli, paalam! Paalam!